guys. Welcome sa ating YouTube channel. Punta tayo ngayon sa taas. Mag-ano tayo ng ating mga halaman. Unang vlog ko, guys. Yung mga halaman ko ay nilagyan ko siya ng abono. Kasi para hindi siya at tumaba siya at hindi siya malala mga yung mga insekto. Ngayon, guys, pupunta natin ng ating halaman. Tignan natin kung pwede na ba anihin yung kanyang bunga. Okay? Magbang lahat, guys. Huwag yung talimut. Dito pala ako sa taas ng bahay ko, guys. Kasi dito ako nagtalim ng ating halaman. Kasi sa baba, walang space. Pagkapaglabang lang ng mga bata. Yung halaman ko, guys, yung pwede pala kita yun sa pasulang naman siya nakalagay. Maganda kasi pag nagtatalim ka, kasi mahal ang gulay. Ito, guys, ang ilagay namin sa paso. Kasi ang mahal talaga ng gulay ngayon. Pag nagtatalim ka, meron kang aanihin na gulay. Okay? Tara, guys, pupunta natin yung aking gulay na tinanim. Nung una kong vlog, nilagyan ko lang siya ng abono. Ngayon, may bunga na. Okay? At ngayon, guys, papakita ko sa inyo yung bunga niya na pwede napitasin. Tara! Guys, akit na tayo sa taas at ito na parating na tayo sa aking mga halaman. Una, guys, pakita ko sa inyo yung aking kamatis. Okay, yung kamatis, guys, nilagay lang namin sa isang paso. Pero yung paso niya, hindi. Ano siya, mineral, nung malaking mineral na Walkens, yun ang pinaglalagyan ng namin. At nandito ko sa taas, yun ang juice niya. Kasi dito lang kasi ang available na paglalagyan ng halaman namin. Kasi sa baba, maraming mga bata. Yan, yung aking kamatis, medyo malaki na siya, guys. Nung unang vlog ko, maliit lang po siya, diba? Nakita nyo kasi, inaabunuhan pa namin para tumaba yung kanyang ugat sa abuno. Ngayon, guys, wow, mayroon na siyang bunga. O, diba? Ihintayin ko na lang siya ng mag-red kasi hindi pa siya pwedeng pitasin kasi green pa siya. Kailangan mag-red siya ng konti na pwede na siya halo sa ating mga lutuin. Diba? Pag may tanim kayo na ganito, may aanihin din kayo at syaga lang sa pagtatanim. Mamumunga din yung ating mga alaga na halaman. O diba? Meron na siyang bunga. Pinalagaan namin siyang mabuti. Tinali namin siya, guys, kasi masyado siyang malaki. Tinalian namin yung puno niya para hindi siya matumbasayang kasi sa hangin. Malakas kasi hangin dito sa taas ng bahay namin. Kasi hindi pa nagagawa. Ang ginawa namin, pagtatamnan na ng halaman. Yan. At ngayon, guys, pupunta tayo sa aking mga talong. Ang gaganda rin ng mga talong ko, guys. Yan ang aking mga talong na nakalagay din siya sa mga paso na ano, Walkens. Yan, may bunga na yung aking talong. Medyo maliit pa yung isa. Ito naman, namumulaklak pa lang. Pabunga na. At ito yung mga iba. Yan, madami siyang bunga. Mamumulak yung ibang ano. Ito may bunga na siya. O, malaki. Pwede na siyang pitasin. Pipitasin ko na siya mamaya. Para ihalo din sa ibang gulay. O, diba? Pag nagtatanim ka, meron kang aanihin sa bahay mo, hindi ka nabibili ng ibang gulay na talong. Kasi ang mahal talaga ng talong ngayon, may bulaklak na at mumumunga siya ulit. Ang dami kong aanihin, yan. May bunga yung isa din, malaki na, Diba, malaki? Kapag guys, alami kong, hindi pa pwede itong anihin kasi maliit pa siya. Ito ata pwede na ito malaki. Pwede na ito. Tatanggalin natin ito ngayon. Aanihin na natin yung ating mga talong na alaga. Medyo malaki ng konti na ito. Ito malaki na ito. Kapukulin natin ito. Ito isa wala pa. O diba? Kahit na sa bahay ka lang. Ito, guys, marami itong bunga yung isa. Maraming bunga yung isang aking talong. Yan, diba? Yan. Pwede na siyang anihin. Ito, anihin natin siya mamaya. Ngayon, anihin. Ito hindi pa pwede kasi maliit pa. Ito yung isa kong kamatis. May bunga na rin yung isa kong kamatis na halaman. Yan ang bunga niya. Meron din akong talbos ng kamuti. Ayun, mamimitas na ng talbos ng kamote.
para tumubo siya ulit. Kasi ito yung talbos ng kamote. Para umano siya yung humaba siya ulit yung mga sanga-sanga. Para dumami. Pag tinatalbosan mo yung kamote din, may kamote rin ako dito tinatanim. Pag tinatalbosan mo yung kamote, ahaba ulit sila. Tsaga lang magtatanim, guys. Pag magtsaga, parang tanghalihin na gulay. Kasi, ang mahal talaga ng gulay ngayon. Sobra. Masa pag may tanim ka na gulay, hindi ka na magbili-bili. Hindi pa, makatipid ka na. Tipid sa gulay, may aanihin ka. Talbos ng kamuti. Ang ating uunahin pagpitas. Yan. Tapos yung talong naman ang pipitasin natin ngayon. Kasi try natin magluto ng ating talong na masarap. Yung kamatis ko hindi pa pwedeng pitasin eh kasi green pa siya. So, pitasin na natin itong ating talong. Pitasin na natin yung ating talong. Pitasin. Yan. Okay. Di ba? Ang laki-laki ng ating talong. Pwede na. So, wala siyang uod. Ito. May pata pwede kasi maliit pa eh. Itong isa, medyo malaki na rin ito. Nagudod na yung ating ano. Yung isa. Tayo. Ito, pipitasin na natin ito. Yan. Ihalo sa gulag. Sayang. Matanggal yung bulaklak. Mayroon tayong dalawang talong na pitas sa ating halaman. Nakapitas ako ng talong. Ihalo ko. Ipiprito natin siya, guys. Masarap itong ipiprito. Ang ating salat at lagyan ng tuyo at kalamansi. Nakapitas tayo ng talong. Sariwa pa. At sariwang sariwa pa kasi bagong pitas sa ating halaman, sa ating taniman. Nakapitas ako ng talong na tatlo. Malinit pang iba. Hindi pa pwede. Dito yung andama na. Matay na. O diba? Nagtatanim tayo ng talong. May aanihin tayo. Malinit pa yan. Pag malaki na. Dito pwede na. Dito pwede na. Ayan. May aanihin. Layo ng ating talong. Mahirap din mag-alaga ng talong at kamatis, guys. Kasi minsan bulok. Yan mo nang hindi na rin tumamatay. Muti nga, dinirga namin siya. Dinirga namin agad. Sayang kasi. Siyempre, pinaghirapan namin itanim ito. Natin ang dahon yan, no? Mamatay na dahon. Nagbunga na yung ating talong. Ganda, diba? Tsaga lang talaga sa pagtatanim. Meron tayong aanihin na talong. Maganda siya. Fresh pa.
Tapos may talbos na rin ako ng kamuti. Lord, asa ka pa? Para na tayong makain ngayon. Mga ilang araw, maami-anihin na rin ako dito. Oh, diba? Nasa taas ng bahay ko, mayroong halaman. May mga bunga. Pag nagtatanim tayo ng mga halaman, meron tayong aanihin. At saka hindi ka na halos bilang-bili sa palengke ng mga talong. Tapos, simple yung talbos ng kamuti, mahal din yun, di ba, sa palengke. Pwede kayo magtanim sa bahay nyo, ilalagay nyo lang sa paso. Siyempre, alagaan nyo din sila para sila ay mabuhay. At tumubo ng maganda at wala silang mga uod at sariwa pa. Kahit unti-unti sila tutubo, may maaani tayo na ating mga halaman. Maganda kasi pag mayroon tayong mga halaman sa bahay. Sana guys na gusto nyo yung aking halaman ng mga tinanim na talong, kamatis. Yung kamatis ko hindi pa pwedeng tanggalin kasi green pa. Gusto ko red, tsaka medyo malaki siya. O diba? May kamatis na rin. Pwede rin kayo magtanim ng talbos ng kamuti. Kasi yung talbos ng kamuti, pwede nyo lang siyang ipakuluan. At parang ano lang, toasted. Hindi masyadong ano. Tapos ilagay nyo lang kalamansi tsaka tuyo. O diba? Ulam na. Oh. Ito ipiprito ko din. Ulam na nakaka... Pag walang maulam ito na, diba? Thank you guys. Sana nagustuhan nyo yung aking tinanim na mga halaman dito sa taas gamit ang paso. Okay. Ano, hindi naman paso yung ginamit ko. Yung, ano yung may mineral kayo dyan na Wilkins, yung malalaking mineral na Wilkins, pwede nyo siya gamitin na paso. Para doon yung itatanim, yung gusto nyong halaman, itatanim. Butasan nyo lang siya, o diba, may tagli naman na kayo, hindi na kayo nagastos pa na paglalagay ng mga, si mahalang paso ngayon din eh. Pag maroon kayo mga Wilkins na malaki, pwede nyo siya gagamitin na paglalagay ng mga halaman. Sige guys, thank you for watching for my video, at magluluto na ako sa aking kinuhang talong at talbos ng kamuti. Nakakuha rin ako. Pwede nang ulamin. Thank you guys for watching my video. Huwag niyong kalimutan lagi pakipindot ang bells sa baba at notification bell. Subscribe na rin at paki-comment na rin, okay? Thank you guys. Bye-bye. Love you. Sana nagustuhan niyo yung aking vlog na pamimitas ng halaman sa aking bahay. Thank you guys.